Okay, ang pupunta ko ngayon, isa na naman na member ko sa Vanguard of Democracy, Anti-Corruption and Anti-Communism. Isa sa board of director na kumandidato ito sa Cagayan Valley bilang isang gobernador. Okay? May citation siya na ang kanyang anak ay nasa emergency. So, naisipan niyang dalhin sa government hospital. Nung pagpunta niya sa government hospital, sinabi niya na hindi available ngayong mga gamot na kailangan ng anak mo. So, dalhin natin sa ganitong lugar, sa Tuaw. Eh, malayo daw yun. So, ang ginawa niya, tinawagan niya ang regional yung regional office ng Department of Health. At dali-dali tumawag rin doon sa RSU Lalyo, sa Lalyo, Cagayan. Ano? So, tinanggap. Madalit salita, sa punto na yan, kung wala ka palang alam wala kang alam gagawin, mamamatay yung iyong pasyente nang wala kang magawa. Kaya nga sabi ko sa kabanggard ko, kung alam natin na karapatan natin, ipaglaban natin, dahil marami naman sa atin matatapang, pero dapat ilugar ang tapang at ilaban ang karapatan. Hindi yung sinabi, ganito-ganito, sunod na kayo. Hindi. Alamin nyo kung tama o mali ang kanilang mga aksyon. So, mabuti na lang itong ating kabanggard ay naisip niya kung paano mapakilos ang nasa gobyerno. To admit ang bata. Pero parang lumalaki ang problema dahil nakikita niya na maraming korupsyon sa gobyerno. Ano? Maraming korupsyon sa gobyerno. Matindi. Kaya siguro, lalala siguro ito. Sabi nga ni Senador Mariam Defensor, kung hahatulan natin si Supreme Court Justice Corona na isang corrupt, so ibig sabihin lahat ng nasa kapiligiran natin ay mga malilinis, hindi corrupt, si Supreme Court Corona lang ang corrupt, ganun ba yun? So ngayon, balik tayo doon sa sinasabi ko sa hospital, kaya walang gamot kasi kinukurap yung pambili ng gamot. Diyan yan totoo. Kaya nga dagdag ko dito, ngayon ko lang na-realize sa panahon ni Bongbong Marcos, marami kasi ako alam eh, na para pag pumasok ka pala sa gobyerno, ang nakikita ko, ang karamihan, ang nasa isip, paano magkapera at magkaroon ng power. Yun pala yun. Lalo na yung mga retired na ibinabalik sa gobyerno kasi mga eksperyensyado daw. Ang hinahanap doon, ang hinahabol karamihan, ang karamihan na, ay paano gumawa ng pera sa gobyerno at ibulsa. Ano? Ibulsa. Yun yung nasa isip. At saka, ang gusto, yung may power sila. Yan ang problema natin mga kababayan ko. Ano? Pumasok sa gobyerno para magkapera, gumawa ng pera, at magkaroon ng power. Hindi pala serbisyo. Kaya dapat sa susunod, kung sino siya maggawa ng batas na hindi na serbisyo, publiko ang nasa gobyerno, hanap buhay na para clear.
Hindi na ma-question, hindi na service anak buhay. Ano? So balik ko. Balik ko ulit. Lalala na tumawag sa akin yung biktima na pag may masili pa siya, magkakaproblema ang DOH o ang national government. Ha? Dahil galit kami sa mga magnanakaw, sa mga kurap. Ang Vanguard ay galit sa mga magnanakaw. Tandaan nyo. Kaya sabi ko, ang lahat ng membro sa Vanguard, malinis ang konsensya nyo. Ano? Malinis ang konsensya nyo. Ha? Bago kayo sumali sa Vanguard. Pero wala naman santo dito eh. Ako sa loob ng more or less 36 years in service, mabilang-bilang ko lang yun. Hindi pa umabot ng 50,000 sa loob ng 36 years ang nakulda ko sa armed forces. Ano? Kulda, ibig sabihin, naibulsa ko. Ano? Oh. Natatandaan ko kasi, may yung isang kasi kwento ko naman, isa kasing classmate ko, mayroong pera, 30,000. Year 2006 yata yun. Ano? May did money, sabi niya sa akin. Hati tayo dito. Ay, ibalik mo kako. Ibalik mo yan. Hindi, sabi niya, sayang ito. Nanakawin lang naman nila. Hati tayo. Adi, dahil sa kakulit tayo. Kinuha ko yung 15,000. Ano? Yun ang very clear na pagnanakaw. Ano? Pagnanakaw yun. Yun lang yung natandaan ko. Yung iba, mga pare-barya na hindi na itutal-tutal mo, siguro maaaring umabot sa 30. O, 15 to 15. Mga 30 nga. O, pag ipinagtutal-tutal mo yung barya, ganun. Sa loob ng 36 years yun, ha? Yun lang yun na pakinabangan ko. O, what I mean? Nakaw ba yun? O, sige, sabi na din nakaw. Sa loob ng 36 years yun. Eh, yung iba, yung sa 36 years, ay nako, budiga-budiga na pera nun. Ha? Okay, so much for that. Balik tayo doon sa kwan, yung isa nating member galit sa mga kurap. Tingnan natin ang susunod na kabanata. Subaybayan natin. Pero bago ko palang tapusin ang aking punto-punto doon sa mga kurap doon sa DOH, sa Lalyo, Cagayan, RSU. Okay. Mayroon tayong libreng operation, medicine operation, medical operation man tawag doon, na may libre. Kontakin nyo lang ang isang membro natin, ang regional commander natin. Regional commander natin, kontakin nyo lang or ako ang kontakin nyo kung may problema kayo malapit sa Bulacan. Ano, malapit sa Bulacan ay libre ang operation ninyo. Kasi kasayin ko kayo kagad. Ano? So, pag may mga pa-operahan kayo, tawagan nyo lang ako, libre. Yung malapit sa Bulacan, ha? Now, kung nationwide, mayroon tayong ma-endorse na doktor na kung saan mayroon silang association sa doktor. So, itawag rin sa akin kung anong may assistant. Pero sabi niya, mayroon silang assistant, pero parang within Bicol and Region 6 lang ang kanyang connection. Sa iba, medyo mahirapan siya, pero subukan daw niya. Ano? So, tawagan niyo ako kung may mga ganong problema regarding sa operation, tawagan niyo ako or mga kailangan ng pag-aasikaso lalo na sa Region 6 at saka Region 6 at saka Region 5 and Region 3. Okay? So, tawagan niyo ako kung may mga problema kayo at maaaring matulungan kayo ng ating kamembro ng Vanguard.
So much for that. Subaybayan natin ang susunod na kabanata doon sa pagtanggi ng mga taga-Arechu, Lalyuk, Cagayan, Bali. Salamat.